Welcome to my channel! Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ano-ano nga ba ang mahika ng dahon ng laurel. Sa lahat ng mga dahon na alam ko, isa ang nangingibabaw at kilala pagdating sa paghatid ng swerte at ito ay ang dahon ng laurel. Sa Latin word, ang salitang laurel ay laura, na ang ibig sabihin ay tagumpay at ito ay may scientific name na Laurus nobilis. Hindi lamang sa pagluluto ng ulam natin mapapakinabangan ang dahon ng laurel. Ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, ay maaari itong makatulong sa'yo. Maging ito man ay problema sa pananalapi, pag-ibig, trabaho, pamilya at kaibigan ay kayang masolusyonan ng dahon ng laurel. Isa-isahin natin kung paano nga ba ang dapat gawin para makuha ang swerteng hatid nito. Kung ikaw ay may problema sa pera, na tila ba mabigat ang pagpasok sa iyo ng pera at hindi ka makaahon sa mga bayarin, kumuha lamang ng dahon ng laurel at ilagay ito sa iyong wallet. Ikip mo lang doon ang dahon ng laurel kahit pa mabulok na ang dahon. Hindi magtatagal at mapapansin mo ang unti-unting pagpasok sa iyo ng biyaya. At kung ikaw naman ay may problema sa pag-ibig. Sa iyong buhay pag-ibig, halimbawa ay meron kang tao na gustong gusto, maaari mong isulat ang pangalan niya sa dahon ng laurel at saka ito sunugin at itabi ang pinagsunugan. Asahan mo na lalambot ang puso niya sa iyo o magkakaroon siya ng paghanga sa iyo. Kung magkagalit naman kayo ng iyong mahal, magkatulad lang ng proseso ang gawin mo at maaayos ang hindi nyo pagkakaunawaan gamit ang dahon ng laurel. Problema sa trabaho, ang dahon ng laurel ay maaari mong gamitin bilang pampaswerte kung ilalagay mo ito sa iyong bag o gagawing palawit ng kwintas ang pinagsunugan ng dahon na nakalagay sa isang maliit na lalagyan. Basta malapit lang ito sa iyong katawan, habang ikaw ay nasa trabaho o naghahanap ng trabaho, makikita mo ang swerteng ihati nito. Problema sa pamilya at kaibigan. Kung sino man sa iyong kapamilya o kaibigan ang nagdudulot sa iyo ng stress, ay ilagay mo lamang ang pangalan nila sa dahon ng laurel at sunugin ito saka itabi. Hindi magtatagal at makikita mo ang pagbabago nila. Para naman sa karagdagang tips, dahil sa nararanasan nating epidemya sa panahon na ito, halika at samahan niyo ako na magsunog ng dahon ng laurel. Hilingin natin na matapos na ang lahat ng mga problemang nararanasan ng mundo ngayon. Hilingin natin na mawala na ang coronavirus na siyang pumapatay sa daan-daang tao. Kumuha ng ilang piraso ng dahon ng laurel. Isulat ang mga kahilingan tungkol sa epidemyang kumakalat ngayon. Sunugin ito at hilingin ng matiimtim sa Panginoon na gabayan tayo at tulungang makabangong muli. Gawin ito alas 6 ng hapon. Lubos itong makakatulong para sa lahat dahil alam naman natin na ang dahon ng laurel ay napaka makapangyarihan at maswerte. Naway makatulong sa inyo ang aking simpleng impormasyon na ito, huwag makakalimot na ilike ang aking video, ishare upang mapanood ng iba, at mag-subscribe for more videos. Maraming salamat po.